بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos at naway ang kanyang pagpapala mapasa ating Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sa lahat po ng kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at welcome po ulit dito sa isa na namang edisyon ng Islam 101. Ngayong edisyon na ito, magtatalakay po tayo na pwede kong sabihin na pinakamainit na issue na tinatalakay ngayon sa Facebook na umiikot sa community ng Pilipino Muslim. At inshallah, sa pagkakataon na ito, mapaliwanag natin yung mga dapat maunawaan, although hindi lahat, sapagkat limitado ang ating oras, ay mabigyan natin yung mga ilang mga napakahalagang punto. At katulong natin sa pagtatalakay na yan, ang dalawang, sabihin natin, masipag na nagsasaliksik sa issue na ito, mga estudyante ng Islam, mga ngaral ng Islam, o tinatawag natin tulab al-ilm. Inshallah, makasama natin sa paksang ito. Una dyan, si Brother Johanny Aaron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At ganun din si Brother Abdul Jalil Sultan de Kampong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At inshallah sila yung makakapanayam natin sa paksang ito sapagkat hindi maitatanggi na kailangan bumalik tayo dun sa asas o bumalik tayo dun sa mga talagang sabihin natin credible na pagkuhaan sa issue na may kinalaman dito sa ating pananampalataya. Opo. So, meron ako ditong na ihanda na apat na sabihin ko pangunahing paksa na tinatalakay ngayon. Apat na importante, pero bago yan, kapansin-pansin yung pagpasok ng mga kapatid sa ating wall at biglang magsasabi na tigilan nyo yan. At nakakasira ng kapatiran. Nakikita natin, mashallah, binabati ko yung mga kapatid. Nakikita natin yung mga concern nila na nagkakaroon nga ng pagkakawatak-watak sa pagitan ng mga Muslim at papasok sila, pinatitigil nila. Sa inyong opinion, anong pwede nating ipayo sa kanila sa pagkakataon na ito? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masabi ko po sa mga nagko-comment ba sa FB, pinatitigil eh. Pinatitigil din na. Unang-una, ang pagtigil sa paggawa ng kabutihan ay hindi narapat sa Islam. At bilang magkakapatid sa pananampalatayang Islam, ay kailangan nating itama o ituwid ang anumang pagkakamali. At ang mga nagtutuwid ng mga pagkakamaling ito ay kailangan nating suportahan. Kasi kapag tayo ay nanahimik lamang sa issue na ito, anong mangyayari sa atin? Wala tayong mareresolba. Walang mareresolba. Mm-hmm. As-sakitu anil haq. Mm-hmm. Ang pagtahimik sa katotohanan, kasalanan pa iyon. Mm-hmm. So bilang isang Muslim, obligado sa'yo na pigilan mo yung anumang bagay na maaaring maging pagkakawatak-watak ng mga Muslim. Katulad nga ng nangyayari ngayon sa ating mga kapatiran, sa FB o sa issue, lahat ng mga involved sa issue, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, merong alitan. Maaring yung iba pumipigil sapagkat hindi pa alam yung detalye o unang basa pa lang sa iilang kainitan ng talakayan. So sa unang tingin, tigilan to. Pero kung nasubaybayan natin yung haba ng talakayan o ilang taon na pagsubaybay sa issue nito, maaring nandun na rin yung concern na tulad ng sinasagawa natin ngayon. Ano po? Okay. Unang-una, mashallah, rewarded siya sa ginagawa niyang iyon. Subalit, bago siya magsalita ng anumang bagay, ay dapat alam niya muna yung punot dulo. Kasi kung papasok lamang siya doon na hindi niya naunawaan kung ano yung nangyayari, magiging panggulo lamang siya doon. Pero alhamdulillah, rewarded pa rin siya sa kanyang mga pagpapayo sa mga kapatid. Jazakallah khair. So, hindi sila nagkasala? Hindi na. Apa. Jazakallah khair. Brother Abdul Jalil, may gusto kayo dagdag? Kagagdagan lang, ano? Bilang kagagdagan, kasi sa totoo lang, ang issue ng sinigay at ang nang sa nung unang dumating sa amin ay hindi namin nakitang ganun kaseryoso. Mm-hmm. Para sa amin, yung issue na ito ay hindi dapat pabayaan. Kabilang kami noon sa mga taong ganun, pabayaan na lang ito, parang awa nyo na, tigilan natin ito, lalo lang tayo nagkakagulo. Mm-hmm. Pero pinag-aralan namin mabuti yung both sides ng sinigay at ang nang sa, at nakita namin na kung hindi lang dahil sa isang dahilan na yun, ano yung dahilan na yun? Yung takfir, yung pagpapakatang na sa isang tao na gumagamit ng sinikay na siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala,
eh sa palagay ko dapat hindi kami aaksyon ganun. So ngayon kaya tayo nagseseryoso, kaya tayo sumasagot sa kanila, hindi lang ito para dahil gusto naming itama kung ano yung katayuan namin, kundi para alisin natin yung hukom, yung paratang na yun sa ating mga kapatid. At ito nga ay katulad ng sinabi ng ating kapatid, ito ay kabilang sa Amar bin Ma'ruf na hiyanan ng Allah. Jazakallah khair, brother. Ako naman naniniwala na ito ay matitigil, pero hindi sa sandaling ito, hindi sa panahong ito, sapagkat ito pa yung kainitan ng discussion. Kung ititigil natin ng ganung biglaan, ay maaring kasama nun ay meron pang naiwan na hindi dapat maiwan sa damdamin ng bawat mga kapatid. So darating po yung panahon na ito ay matitigil, subalit sa maayos at malinaw na kaparaanan. Opo. Katulad ng sinabi ko, meron lang akong apat na tanong na gustong ibigay sa ating mga kapatid. Siguro unahin ko to. Una dito, ang sinikay daw, saan nga ba ito napapabilang? O sinikay ang nang sa issue? Ito ba'y napapabilang sa usaping lugawi o akadiya? Lugawiya o akadiya? O bigyan natin paliwanag, ito ba'y napapabilang sa usaping may kinalaman sa salita lamang, lugha, language? O di kaya sa akida, yung sa ating creed o sa ating paniniwala? Saan ito napapabilang? So, ang pinagtatalunan dito ay ano ang tamang pantukoy? Si Allah o ang Allah? Sinikay o sinikay? O ang nangsa? O sinikay o ang nangsa? So, sinikay o ang nangsa? Ano siya? Pantukoy siya. Na pinagtatalunan ng tao kung ano ba ang dapat gawing panguna sa ngalan ni Allah. Ang sinikay o ang nangsa ay bahagi po ng pananalita ng balaril ng Pilipino, kasama po siya sa walong bahagi ng pananalita. So sa lahat ng mga nakapag-aral sa mga university, lahat ng mga nakapag-aral, kahit high school man siya o elementary, hindi nila iisipin na yung bahagi ng pananalita na ito o pantukoy ay kasama sa kanilang paniniwala. So kung pag-uusapan natin si Allah, doon pwede nating sabihin na siya ay sa pananampalataya. Bakit? Siya yung nililikha ng mga, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang sinasamba natin mga Muslim. Tayong mga Muslim, wala tayong pagtatalo na si Allah ang ating Panginoon. Ang pinagtatalo nang kasi dito, sinikay ang nangsa. Huwag tayong lumabas sa issue. Sa madaling salita, sinikay ang nangsa ay sa language lamang, grammatical issue lamang. So huwag dapat gawing exaggerated. Kaya nagkakaroon ng malaking problema. Gawing pananampalataya. Isa pa sa mga problema na ito, ha, sa aking napatunayan ko, na kapag ginawa mong pananampalataya o sinama mo sa akida ang language, maaari mo rin palang baguhin ang iyong akida. Bakit? Kasi kapag binago mo ang lingwahe, babaguhin yung pananampalataya. Ang pananampalataya mo. At saka sa pag-aaral, ang language nadidevelop, dumadaan sa evolution. Nagbabago. Unlike akida, kung ano yung pinigay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung wahyu, revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy ito hanggang araw ng pag-uho. Hindi nagbabago yun. Samantalang ang language, kailangan ito mag-evolve na para sumabay sa kapangangailangan ng tao. Tama po yun. At isa pa, ang mga ulama natin, mga pantas sa pananampalatayang Islam, hindi sila nagpakalalim sa grammatical issue o sa language. Katulad na lamang ng mga pagtatalo ng mga taga-Kufi at Basri. Kasi kung atin pag-aaralan ng Nahu, magkakaiba ng pananaw ang mga Arabo. Meron sa pangkat ng mga taga-Kufi at Basri. Subalit hindi parehong sila Arab to, ha? Parehong Arabo. Subalit hindi sila nagtatalo na sabihin nila mali ikaw, ikaw naman ay mali. So nanatili sila sa lingwahe lamang. At ang mga ulama, hindi nila pinasok sa akida. Ang sinabi lang nila, huwag kayong magpakalalim sa bagay na iyan dahil yan ay sa lingwahe lamang. Okay, jazakallah khair. Ngayon pasok tayo ng bahagya sa akida. O pasok tayo ng gusto pala sa akida. Sapagkat sinasabi, sinikay shirk daw. Bakit? Sapagkat ang sinikay ay lumalabag sa issue ng asma o wasifat. Pagka ginamit mo sinikay, ikaw ay lumalabag sa pamantayan ng pagkilala sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, yung sinabi nilang yon, dun pa lang sa kanilang tanong ay mali na. Ano? Yung sasabihin nilang ito ay lumalabag sa
Tauhid. Asma wa sifat. Asma wa sifat sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang issue ng sinika at ang nangsa ay nakafocus lamang sa isang pangalan. Ito yung walang iba kundi ang? Pangalan ni Allah. Pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Dito lang tayo. Ilalabas natin dyan yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam. Hindi nakasama yan doon. So, bakit? Bakit nila nasabi yon na tayo daw ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala o tayo ating hinahambing si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng sinigay? Sa pamamagitan ng paggamit ng sinigay. Mm-hmm. Kasi sinabi nila, na katulad nga ng mababasa natin sa Balagalang Pilipino, mm-hmm. na ang nakaang sinigay ay ginagamit sa tao. Okay. Kung ating pagmamasdan mabuti ang talatang ito, ano, kung ating gagawing makitid ang ating pag-unawa sa talatang ito, eh para nating pahihirapan ang ating sarili. Mm-hmm. Bakit? Kasi yung ibang ginagamitan ng mga sinikay, o ibang ginagamitan ng pantukoy ng sinikay, hindi naman tao eh. Uh-huh. Halimbawa nito, anghel. Uh-huh. Si Jibril. Si Jibril. Uh-huh. Tao ba ito? Uh-huh. Pero anong ginagamit natin sa kanya? Uh-huh. So, linawin ko, no? Nagkakaroon ng shirk dito sapagkat yung si, ginamit mo sa tao at ginamit mo rin kay Allah, mushrik ka na. Tinamban mo siya. Pinareho mo yung paggamit mo sa tao at pinareho mo paggamit mo kay Allah. So, ang makikita natin dito, yung si, ginagamit sa tao, pero hindi lang sa tao. Hindi lang sa hindi tao. Lang sa at ito ngayon ay makikita mo ngayon sa makabagong Balagalang Pilipino. Ay, isa pa, dagdag ko dyan. Kung ito ay ginagamit sa tao, yung ang pala, hindi ginagamit sa tao. Ginagamit din sa tao. Kung yan ang pamantayan, magsishare ka rin sa ang. Pero hindi sinasabi yan ng mga taga-sinikay. Kasi so, pwede natin sabihin, ang tao, ang doktor, ha, ang inhenyero, ang guro, puro tao ito, di ba? Ang babae, inihalin tulad siya sa babae, pero hindi ito papasok sa usaping may kinalaman sa asma, wasipat, na tulad ng sinasabi nila. At kung mapapansin natin, gusto kong bigyang pansin ito, ang mga tinatalakay natin, puro rad. Pag sinabi natin rad, mga sagot sa mga ibinintang nilang, pinaratang nila ng mga kasalanan pag ginamit mo ang sinikay. Hindi po ba? So, siguro punta tayo sa pangatlong katanungan. Pag sinabi daw Lafdhul Jalala, ang pangalang Allah, ginamit ko ang. Bakit? Kasi tinutukoy ko si ang pangalan ni Allah. Ang Allah, ang pangalang Allah, sana may paliwanag ko ito ng gusto, na ma-stress ko ito ng gusto, no? Kasi iba pag in-address natin ang pangalan ni Allah at si Allah mismo. Opo, inshallah mabigyan pa natin ito na mas malawak na pagpapaliwanag. Pero dito sa pagkakataon nito, pag sinabi daw Lafdhul Jalala, ibada daw ito o pagsamba. So unang-una, bigyan muna natin ng pakahulugan ang ibada. Uh-huh. Ang sabi ni Imam Ibn Qayyim, al-ibada hiya ismun jami'un likulli ma yuhibuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal min al-af'al wal-aqwal al-zahira wal-batina. Uh-huh. Ang ibada daw ay ang lahat ng uri o lahat ng bagay na kaibig-ibig para kay Allah. O minamahal ni Allah, o kahali-hali na sa Kanya, mula sa mga pananalita at sa mga gawa. So, ang Lafdhul Jalala ba, kapag binanggit ba natin, mujarrad zikri ismillahi, o ang pagbanggit lamang ba ng Lafdhul Jalala ang ibada? Sumamba na ba ang tao? Sumamba na ba ang tao? So, hindi po. Hindi sa ibang pagkakataon, at iba naman, ay ibada rin siya. Okay, bigyan din lang ng kalinawan yan. Kapag sinabi ko, Allahu Akbar. Binanggit ko ang Lafdhul Jalala na pangalan o ang pangalan ni Allah. At dinugtong ko, Akbar. Matatawag ko na ito ay pagsamba. Bakit? Kasi pinuri ko siya. Pumasok ang pagpuri. Pinasok ko ang pagpuri kung kaya papasok ako sa pagsamba. Kapag sinasamba natin si Allah, pinuri natin si Allah, kaibig-ibig yun sa Kanya, yun ay kanya nagugustuhan. Kaya nga, likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Huwa yuhib. Pag sinabi ko, Allahu Akbar, okay, ibada siya. Sa example, alhamdulillah, ganun din. So, balit, yung pagbanggit lamang ng Lafdhul Jalala, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay pagsamba. Example, pag sinabi ko, si Allah, ang Allah, 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 kahit ilang beses kong banggitin, ang pangalan ni Allah, ngunit wala akong intention na sinasamba siya. Hindi mo siya pinupuri. Hindi ko siya pinupuri. Hindi nagpapasalamat. Hindi ako nagpapasalamat. Hindi siya pwedeng maipasok sa pagsamba o ibada. Tulad na lamang ng mga ibang tao, ang mga Sufi,
ilang beses nilang binabanggit ang pangalan ni Allah. Allah, 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 Allah. Mga ilang libong beses. So, balit, kaibig-ibig ba yun para kay Allah? Sapagkat ito ay bid'ah. Dahil ito ay bid'ah. So, pwede ba natin sabihin na ang ginagawa nila ay? Ibadah. Ibadah? Hindi natin pwedeng gawin yun. May condition kasi para masabing ibadah eh. Para maging ibadah yun. Uh-huh. Isa na din yung intention. Yeah, tamang pag, intention. At yung mutaba. Yung mutaba. Yung mutaba ano yun? Siya pinupuri mo. Mm-hmm. Kayo nagpapasalamat sa kanya. Paano ginawa ni Propeta ang salam, dapat ganun mo gawin. Ganun din. Eh, ngayon, kung sasabihin mo, ang mutaba doon ay ang Propeta ang salam, nag-angnang sa, eh, mahirapan tayo dyan. Tama. Dagdag ko pa, Brother Aljon, yung tungkol sa, tawag dito, ang mga non-Muslim, nagbabanggit din ng Allah eh. Totoo, totoo yan. So, hindi pa pwedeng pumasok sa ibadah ito. Hindi pwedeng mag- merong pumapasok sa ibadah at merong hindi pumapasok sa ibadah. Pero konti yung oras natin, punta tayo sa last question kay Brother Abdul Jalim. Ang wizara, hindi daw dapat sandigan yung kanilang hatol. Una sa lahat, alhamdulillah, no, hindi nila yan sinabi sa harapan ng ng wizara. Ministry of ministry. Islamic Affairs kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang tinutukoy natin dito is Ministry of Islamic Affairs dito sa Saudi Arabia. So, sa atin sa Islam, meron binanggit si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ayon sa malapit itong kahulugan, tanungin nyo yung mga nakakalam doon sa bagay na yun. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. So, sa atin, ang Ministry of Islamic Affairs, authority sila. Sila ang authority. Actually, doon pa lang sa ayah na ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum, dapat tumigil na tayo doon. Kasi sila yung merong otoridad sa atin. Pero kung hindi pa rin ito sapat, at sasabihin pagpipilitan natin competent, tignan natin yung kanilang ginawa. Ano bang ginawa nila? Pumunta sila doon sa mga taong nakakaalam ng Tagalog. Sino ba ang nakakaalam Tagalog? Pupunta ba sila sa mga taga Mindanao? Ibig sabihin, minaliit nila yung ginawang pagsisikap ang ng effort, ministry. Akala nila, mga Arabo yan, di marunong mag-ano, kaya mali yung hatol nila. Pero hindi nila alam, dumaan ito sa pag-aaral. Dumaan ito. So, jazakallahu khair, siguro hanggang dito, napakaraming issue, mga ustad, pero sa pagkakataon nito, kailangan natin na mag-skip, at inshallah, bigyan pa natin ito ng isa pang pagkakataon na makatalakay ulit, inshallah, sa susunod natin pagtatanghal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hinihiling natin ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway makita nyo ito sa pagkakataon, makita nyo yung pagsisikap natin na maibigay yung katotohanan sa paksang ito at hindi po para makasakit lamang ng damdamin. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.